But I'll be sharing to you a message entitled Amazing Grace. Everybody say Amazing Grace. O sa Tagalog niyan, maraming ibig sabihin ng salitang amazing, pero mas kinuha ko yung salitang sukdulang biyaya. Have you imagined how amazing the grace of God sa buhay natin? If only we will understand the depth of God's grace, we will really appreciate. Because every time you see the grace of God, nagre-reflect to kung gaano tayo ka-wicked, unworthy, no, sa harapan ng Panginoon. Every time you really see at makita mo yung lalim ng sukdulang biyaya ng Diyos, makikita mo talaga na wala kang, you can never boast about the things na ginagawa mo. Wala kang pwedeng ipagmalaki, wala kang pwedeng ibagyabang. Every time you look up to God at makita mo yung sukdulang biyaya. Now sometimes ang mga tao po ay merong very shallow thinking and perception about grace. That minsan nga ang biyaya ng Diyos na aabuso ng tao eh. Sometimes, laging ginagawa ng tao, may biyaya naman si Lord, okay lang tayong gumawa ng kalokohan. Total, the grace of God is available. But we need to understand, si Apostle Paul, alam na ni Lord yun eh, na ang biyaya ng Diyos ay pwedeng abusuhin ng tao, kaya may binanggit na siya kaagad na nakasulat, ang sabi doon, you know, when sin abound, the grace abound. So, shall we continue in sin so the grace of God will continue to abound? At ang sabi ni Paul, God forbid. Huwag sanang payagan ni Lord na dumating ang panahon na abusuhin po natin ang biyaya ng Diyos. You know, sometimes we use the word grace, you know, pagka merong magaling sa Big J, sumaya, wow, yung dance nila, very gracious silang gumalaw. We use the word gracious. Minsan naman, pag meron tayo mga hindi nahihit na mga goal in that day, and then sasabihin ng boss natin, okay, I will give you grace period. Another extension. So lahat ng ito, meron tayong mga kanya-kanyang perception about grace. But we need to understand, church, when it comes to the grace of God, ang hirap pong sukatin, ang hirap ipaliwanag ng biyaya ng Diyos. I don't know if there's an theological explanation or maybe a concrete definition of the grace of God. Kasi, ang hirap talagang ipaliwanag ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Totoo lang, mga kapatid. Of course, we can give definition of grace like grace is unmerited, undeserved, unearned kindness act of God. Ito po ay isang undeserved. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat. Hindi natin pinag-iipunan, pinag-ihirapan, nagawa ng Diyos. But these are all definition. Because in reality, Yung ating finite mind cannot really comprehend yung depth of God's grace. Ang hirap paliwanag. Bakit po? Sino tayo para ibigyan ng biyaya ni Lord? Di ba? Sino ka para biyayaan ni Lord? Sino ako para biyayaan ni Lord? Kaya kung titingnan natin talaga yung lalim, ang hirap pong ipaliwanag. Basta ang alam lang natin, we are sinners saved by grace. I was lost, now I'm found. I died. I'm dead and now I'm alive in Christ. Yun ang alam natin. It's all by the grace of God. Biyaya, biyaya, biyaya. Lahat ng bagay, biyaya ni Lord. Parang okay naman to ah. Hello, check this. Pwede ba tayo ito na lang? Sige. Yan, biyaya niya ni Lord. Sa Tagalog, ang salitang biyaya means biyaya ay kagandahang loob, kabutihan, pabor at benepisyong mula sa Diyos na natatanggap ng mga taong walang kakayanan at hindi karapat-dapat. Yun po ang biyaya. Meaning to say, grace is an act of God. Grace has nothing to do with you. Di ba naging ko po, no? Ang biyaya ay hindi dahil sa ginawa mo. When we talk about the grace of God, it's all about the act of God. Amen? Does it make sense, church? Pag sinabing biyaya, hindi ito sa mga bagay na ginawa ko, it's all the act of God. It's all about Him. It's all about His action. It's all about His performance. It's not about us.
Saan mo makikita ang unang-unang word na grace in the Bible? The first mention of the word favor or grace was found in the book of Genesis chapter 6. Nang sinabi doon, and Noah found grace in the sight of God. That was the first word mentioned ng grace in the Bible. And Noah found grace in the sight of the Lord. Prior sabihin yon, ano ang status ng mundo? Well, kung babasahin yung aklat ng Genesis, sabi doon, and all the people do evil in the sight of the Lord. There was wickedness, corruption, perversion. Lahat, punong-puno ng kasamaan, kadumihan ang mundo ngayon, that God is about to judge the world because of the wickedness of men. So every time there is wickedness, the grace of God will appear. Every time there is wickedness and corruption and perversion and humiliation, lahat ng mga bagay na yan, makikita mo ang biyaya ni Lord. Kaya out from nowhere, after sabihin na God will destroy the world through flood, dahil nakita niyang kasamaan ng buong mundo, and then out from nowhere, God said, and Noah found grace. Walang sinabing because Noah did right in the sight of God, it's because Noah gave everything to the Lord, dahil si Noah ay naging matino. Wala na lang ano, parang out from nowhere, it's not because of what Noah did. Grace is about the act of God. Amen? Gawa ito ng Diyos. Na ito'y ibinibigay, pabor, regalo, kaloob, mabuting gawa ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat. Because in reality, church, all of us are not worthy to stand before the Lord. Yun ang totoo yan eh. It's not because you are good, it's not because you're talented, you're brilliant, you're handsome, you're good looking. It's not because you're rich, you have a job, you're the boss. Walang kinalaman niyan sa biyaya ni Lord. Ang biyaya ng Diyos, nilalampasan ng lahat ng mga sa tingin natin, it's because of us, the grace of God looks beyond that. Dahil nakikita ng Diyos sa atin, noong hindi ka pa nakakilala kay Lord, we are all sinners, wicked, separated from God. At dahil sa status na yon, God offered grace. Saan galing itong grace na to? Una-una sa Diyos. Pero tingnan natin po ang sinasabi sa Bible. John chapter 1 verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ang kautusan ibinigay kay Moises, ngunit ang biyaya, kabutihang loob ng Diyos, at ang katotohanan, nagmulat, ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning to say, the grace, truth, and Jesus Christ is inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang biyaya at si Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin, I want the grace of God, but I don't need Jesus. Imposible. Why? Because grace is Jesus, truth is Jesus. Did you get the point, church? Hindi mo po pwedeng, I like the grace, but I don't like the grace giver. Maraming tao, biyayaan mo ako, pero ayaw pumunta ng church. Biyayaan mo ko, Lord, biyayaan mo ko, pero pag sinabi mo si Lord, ayaw nila. Why? Itong gusto kong buhay eh. I will run my own life, but I need the grace of God, but I don't need the Lord. Mahirap po yun. Pag ganun ang concept mo, you have a wrong concept of grace. Why? Because grace and truth, nakapaloob dun, nakabalot dun si Lord. So pag sinabi mong gusto kong biyaya, ibig sabihin, gusto ko si Lord. Naka nyo? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Why? Because grace and truth came by Jesus Christ. Maraming definition about grace. At lahat tayo, may kanya-kanyang pwedeng gumawa ng sarili nating dictionary about what is grace. Pero ngayon mga patid, we'll be answering, it's not about the definition, but the question is, what does grace do? Doon tayo. Alam na natin ang biyaya eh. Oh, unmerited favor yan. Alam na nga natin, theologically speaking, it's unmerited favor, it's unearned act of God, lahat ng yan. These are all definition, but let's go deeper.
Lalim tayo ng konti, church. What does grace do? Ano ba nagagawa ng biyaya? Kasi pag hindi natin alam to, mamamali tayo ng thinking sa salitang biyaya. Bukod sa ano ang biyaya, ano ang nagagawa na ito sa buhay natin? So, marami yung nagagawa yan, but for the sake of time, dahil 12:13 pa lang, kanina 58 minutes ako, sabi ni John Bert sa akin, kinulang ka ng 2 minutes, di ba? Dapat 1 hour ka. Sabi ko, sige, dagdagan ko ng 2 minutes. No? Galing ni John Bert, ano, hindi ako pinapabawas. Sabi niya, sir, dagdagan mo pang 2 minutes para saktong 1 hour. No? Ano ba nagagawa ng biyaya? I concluded it sa tatlong bagay para maintindihan natin. Number 1, grace saves. Amen? Sabihin nga natin, grace saves. Ibig sabihin, ang isang bagay na nagagawa ng biyaya, ito po ay nagbibigay ng kaligtasan sa tao. Friend day po natin ngayon. So we've invited some friends with us. Baka meron pa dito mga hindi nananampalataya kay Kristo. Paliwanag ko lang saglit tong grace saves na ito. Pag sinabi nating salvation sa Biblia, marami po kasing connotation sa salitang salvation. Pero pag dinikit mo ang salitang salvation at nakitigit ang grace, ang tinutukoy doon ay hindi yung tumawid ka ng kalsada, tapos munti ka na mabangga, hindi ka nabangga, nakatawid ka, so naligtas ka. Okay? O, nasave ako kasi mababangga na ako, so save ako. Hindi po yun. Bagamat ang tawag doon, naligtas ka doon sa kamatayan na yun. Mamamatay ka rin, di ba? Mababangga ka na, bigla na lang may tumulak sa'yo, sinipa ka ng partner mo. Tapos sumubsob ka, tama yung mukha mo sa gutter, dugo-dugo ka, at least naligtas ka. Okay? So, pero pag sinabi nating grace saves, may kasamang salvation, yung biyaya, hindi yung tinutukoy na pagtawid, o kaya nakakain ka, so hindi ka namatay sa gutom, naligtas ako, hindi po ganun yun. When we talk about grace that is connected to salvation, we're talking about salvation from eternal damnation. Walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagat ng apoy, total separation from God. Pag sinabing salvation is pagbabagong buhay ng isang tao na yung pinakita kanina na isang homosexual, isang gangster, isang na-abuse o sino man, nagkaroon ng change life. When we talk about salvation, it means you're justified. Ibig sabihin, just as if you hindi ka nagkasala because the righteousness of God was upon you. So pag sinabi natin salvation, ikaw ay tiyak na pag namatay ka, langit ang punta mo. So pag kinonek mo ang grace at salvation, that grace saves, or grace saves, it means yung biyaya ng Diyos ay kayang ang tao maibalik sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Because according to the Word of God, we are all sinners. We are all separated from God because of sin. In Isaiah chapter 59, ang sabi doon, our sin separates us from God. So ibig sabihin, lahat ng tao na hiwalay sa Diyos because of that word sin. Kaya lang yung sin na yon nagbubuo ngayon. May kabayaran yon. At alam naman natin yan, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And when the Bible speaks about death, it does not only speaks about physical death. Bagamat lahat tayo makakaranas nun because it's appointed unto man once to die. So ibig sabihin, nung ako ay pinanganak ng July 22, 1985, ah, sorry, 1984 pala. Mali lang isang taon, no? So, na ako'y pinanganak, I already have my appointed time of death. Bakit? Nakatakda na yan. Ang tanong lang, Pastor, kailan? Hindi ko alam. Tanong mo yung katabi mo, kailan? Eh, di natin alam eh. Pero isang bagay ang tiyak, mamamatay tayo. Tama? Walang tao makatayo. Maliban datnan tayo ni Lord na dumating. Those who are alive in Christ will be caught up into heaven. Pero pag hindi pa yon, all of us will experience physical death.
Sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka din. Eh, nakatakda na yun eh. Wala na tayong magagawa ron. Ang kailangan na lang natin gawin, paghandaan, pag dumating yun. Okay? Nakatakda na nga, hindi mo pa pinaghahandaan. Pero, there's another death na may sinasabi ang Bible. Ano po yun? It's the eternal death. A total separation from God. Now you will be in the fire. No, yung lake of fire wherein the worms and the fire quench not and the worms diet not. Kaya yung mga worms dun matataba kasi they diet not. Joke po yun. Yung sila nagda-diet dun. Hindi ginawa ni Lord ang impyerno para sa tao. Ginawa yan para sa fallen angels. But because of the disobedience of one man, according to the Bible, sa Book of Romans, because of the disobedience of one man, death passed upon all men for all have sinned. So ibig sabihin, kung titingnan mo sarili mo ngayon, ang bait ko, ang galing ko, hindi. Sa harap ng Diyos, makasalanan tayo. That is our status. Kaya wala tayong pwedeng ipagmamalaki. Anong ipagyayabang mo sa Diyos? Yung kayamanan mo, sabi ni Lord, makasalanan ka. Guwapo ka, makasalanan ka. Isa lang yon. The Bible says, we are sinners. Period. And because of sin, we have to pay the price. And the penalty is death. Buwis sana kung kamatayang physical lang. Ang problema nito, yung pupuntahang walang hanggang kaparusahan. Totally separated from God all the rest of your life, eternity. Now listen. Paano masasolve yun, Pastor? Kailangan magbigay ng Diyos ng biyaya. Amen? Kasi pag wala ang biyaya, tell me, anong gagawin mo para maging dapat sa Diyos? Anong gagawin mo para makuha ang pabor ng Diyos? Meron bang step 1, step 2, step 3, step 4, ito gagawin ito, gagawin ko para wala po mga patid. When we say grace, it's totally an act of God. Ano po sinabi ng Bible? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, iba sa atin, memorize na ito. God saved you by His grace. Amen. God saved you by His grace when you believed. And you can't take credit from it, for it is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Sa Tagalog ang sabi doon, sa biyaya, kayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, upang ang sinuman ay hindi magmapuri. Salvation is not a reward. It is a gift. Sabihin nyo nga, reward. Ano ba ang reward? Ang reward, lumabang ka ng competition, nagtumakbo ka, dahil naghirap ka, at the end, nanalo ka, binigyan ka ng reward. Nakama? So yung reward, you have to do something about it. Work hard, may reward ka sa company mo. Maaga kang pumasok palagi, nakikita, may merit ka, at the end, ang reward mo, ma-promote ka, ma-increase ka. Ang tawag dyan, reward. Lahat ng bagay na ginagawa natin. Kaya pagdating natin sa langit, may reward. Okay? May reward si Lord, depende anong ginawa mo rito sa lupa. Kung ikaw pupunta ng church, tutulog-tulog, tapos gagawa ng kalokohan, kasalanan, tulog, punta church, pagdating mo sa langit, ewan ko kung ano reward. Kasi ang reward binibigay doon sa mga faithful. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Aklat ng 2 Timothy, 1 Timothy, 2 Timothy chapter 4. And then pagkatapos nun, ang sabi niya, and then the Lord awaits who will give reward. Andun lahat yun eh. So pag ikaw na natiling tapat, naglingkod, lahat na yan may reward. Pero sabihin ko sa inyo, ang kaligtasan is not a reward. It's a gift. Sabihin nyo nga gift. Pag sinabing regalo,
Hindi mo pwedeng bayaran. Hindi mo pwedeng paghirapan. Pero dapat mong paniwalaan na tanggapin. Parang ganito yan, ano? Ma'am Agnes, pero na cellphone ba? Sino ba yung nakapicture dito? Guwapo ni Ryan dito. Hindi, joke lang. Guwapo ni Ryan, no? Nakita niyo kulay itim. Hindi, joke lang. Okay, halimbawa itong cellphone na ito, birthday niya. Okay? Ito yung sasabihin ko, Ma'am Agnes, bigyan kita ng regalo. Yung cellphone para sa'yo. Oh, tuntuwa si Ma'am Agnes. Talaga, bigyan mo akong cellphone. Yes, bigyan kita cellphone. Tapos sasabihin ni Ma'am Agnes, oh sige, sir, bago kukunin yan, pwede ba linisan ko muna yung kotse mo? Pag ginawa mo yon, hindi nagregalo yon. Bakit? Tinapatan mo yung ibibigay ko sa'yo eh. Pwede ba linisan ko muna yung bahay nyo? Pwede ba sir na ano, yung sapatos mo ayusin ko para makakuha ko yung regalo? Hindi po. Pag ginawa mo yon, ang kinukuha, ang binibigay ko sa'yo, reward. Get the point? Pero pag sinabing kaligtasan, biyaya at kaloob, regalo ng Diyos, ibig sabihin, maybe you don't deserve it. Dahil birthday mo lang, o sige, I'll give you, hindi dahil may ginawa ka, hindi dahil mabait ka, kahit salbahe ka, birthday mo, I'll give you a gift. Hindi ka karapat-dapat, I'll give you a gift. Why? Because it is a gift. Hindi ito dahil mabait ka. Maring salbahe ka, pero bibigyan kita regalo. Maring marami kang ginagawa sa buhay mo, hindi maganda, but because it's a gift, I don't expect you to add on it. But I expect you first to believe me and you have to receive this gift as a response to what I offer. Like it isiksik ko sa iyo to, pag hindi mo tinatanggap to, hindi mapapasa iyo to. Nakuha nyo? That is the grace of God. It is the gift. God is offering it. Kinuha, tinanggap, eh di na sa'yo na. Parang ganito mga patid. Naghanda ako ng masarap na pagkain dito. Haba, sa table. May morkon, may lechon, may hamon, may chicharon. Lahat yung putok-batok, ano? Yung pagkakain nyo, pinapatay ko na kayo. Tapos lahat kayo, sige, invited kayong lahat. Pastor, hindi mo naman ako kilala. Sige, kung ilang yan. Pastor, baka kung kala mo lang, ano po, marami na ako napatay. Invited ka! Pastor, ano po ako eh? Bakla tomboy ako. Invited ka! Halika rito! Wala akong pakialam kung anong status mo. Basta invited kayo lahat, ito po ang pagkain. At ang pagkain na yan, para yan sa inyo. Malaking babayaran. Ang tanong, sino po ang mabubusog? Sino ang mabubusog? Yung kakain, natural. Hindi naman pwedeng invited ka, oh, lahat ito para sa inyo, tapos nakaupo ka lang dyan. After 1 hour, lahat ng kumain, busog, umuwi, ikaw nakaupo pa rin, patay, sa kabila ng may pagkain na naka-offer. So, ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos, He offered it to all sinners. Sino bang hindi makasalanan? And God offered the gift of salvation. But the Bible says, but they that gladly receive the word. So meron pa ng pag-receive. And those who believe and receive Jesus Christ will become the Son of God. John chapter 1. Acts chapter 2. And they gladly received the word and they were baptized and the Lord added them to the church, those whom God has saved. So ibig sabihin mga kapatid, God offered a free gift of salvation and it's called grace. Pag wala yun, there's no way kung sino man sa atin can get God's favor. No way. Salamat na lang may sukdulang biyaya ang Lord. Amen. Aray niyo, pinapag-aralan ko po ito. Nasa office ako noong nakaraan. Kasi pag nag-aaral po ako ng message, bubukas ako ng laptop ko. Tapos punta ako na YouTube, makikinig ako ng preaching sa mga topic. So, pinanood ko yung grace, and then may Google, gawa ako.
At habang pinapakinggan ko yun, napahinto ako ng konti lang. Sabi ko, Lord, grabe ang ginawa ng biyaya mo sa amin, ano? Sa akin personally. Para iligtas mo yung taong tulad ko, ayoko pong ipagmalaki ang aking dating buhay. Tapos na yon. I don't want to tell the story anymore. Pero looking back at my life before and even the life of my family, andiyan ang Ate Bibiyang ko. We don't even deserve your grace. Yung buhay dati ng isang kabataan na walang kwentang katulad namin. Andesi, kung bibilangin ko lahat, Lord, hindi naman ako dapat eh. Pwede ba ibigay mo na lang sa iba? Yun ang aking ano, habang nanonood ako, nakikinig ako, sabi ko, Lord, bigay mo na lang, buti, sinama mo ako doon sa grace mo, no? Baka may karapat-dapat ng biyaya na yun na lang. Pero ang pumapasok sa isip ko, parang sinasabi ni Lord sa akin, eh bro, wala akong pagbibigyan nito kasi walang deserving. Bigay ka ng tao sa akin who deserve my grace. Sabi ko, oo nga, no? And because of the grace of God, nagbago yung Pastor Vincent. Hindi ba ikaw din ganun ang nangyari sa'yo? Ano pa buhay mo dati? All of us can give our testimony. Nabubuhay nga tayo ng di dapat eh. Actually, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, basahin niyo yung context nito sa verse 1, 2, and 3. Lahat ng yan. Ang sabi lagi ni Pablo, You were once. Yun ang binabanggit doon. Ito ka dati. And then biglang sinabi, you got saved by the grace. Ang sabi ko, amazing talaga ang biyaya ni Lord. Para ako biyayaan niyang ganun. Kaya kung meron tayong mga kaibigan dito, God is offering His free gift of grace and salvation to you. Sana wag kang umalis dito na binaliwala mo yung grace of God. Bakit? Because the first thing that the grace can do in your life is to give you salvation. Na matiyak na ikaw ay may relasyon sa Panginoon, tiyak na pag namatay ka, may katiyakan kang langit na bayan. Huwag mong palampasin ang pagkakataon na yon. Ngayon, today is the day of salvation, not tomorrow. Ikalawa, mga kapatid, not only God, grace saves, but number two, grace strengthens. Everybody say strengthens. The word strengthen means build up, toughen, to make stronger. Hindi pala tayo niligtas lang sa pamamagitan ng biyaya. Yung biyaya pala ni Lord, nagbibigay din ng kalakasan sa atin. Amen? Ikaw ba'y nanghihina na sa iyong spiritual life? Etong pandemic na to has caused a lot of trouble sa buhay ng maraming Kristiyano. Lumabas ang totoong karakter ng mga Kristiyano noong nag-pandemic. Maraming hindi na bumalik sa church. Marami ang mga tumalikod na. Marami ng pastors ang nag-quit sa ministry. And for the record, according to the record, is 1,700 pastors quit every month. Baakala nyo kami mga pastor ay strong. Ay kapatid, nangihina rin po kami. Napapagod din po kami. Tao rin po kami. Ayan oh, close open. Tao po eh. Lapit ka rito, suntukin mo ako, masasaktan ako. Gaganti nga lang ako. Tao rin kami. Baka kala nyo ay mga pastor na yan eh. Mga superhuman na yan. Hindi po mga patid. May anak din kami mga pasaway. Guwapo lang mga anak ko, pero pag nakilala mo sila, anak ka ba ng pastor? Pastor Vincent, tatay mo, sigurado ka? Bagay, guwapo ka. Eh,
Hindi kami superhuman being na, pastor, okay na yan, lahat okay na lahat yan. Hindi po. 1,700 pastors quit because of the pressures of life. Eh kung kami nga nangangaral na dito, nagsisisigaw, ganun pa eh. How about ordinary members na ang daming struggle, ang daming hirap, ang daming pangangailangan, na walang trabaho. Ang pinaka-pressure doon, yung wala kang mapakain sa pamilya mo, kailangan mo magtrabaho, tapos may sakit ka, may babayaran matrikula, dire-diretso. It really weakens us at lahat tayo may kanya-kanyang weaknesses eh. Lahat tayo may kanya-kanyang struggle. May mga point. Are you now at the brink of saying na, Lord, ang hirap, ayoko na. Napapagod na yung aking journey bilang Kristiyano. Listen. Kaya po merong grace of God. Because the grace of God will strengthen you in the midst of your weakness. Amen? Kaya ho kami nakakatayo rito. Alam niyo nung nakaraan po, 2 years ago, kasagsagan ng lockdown. Siyempre, lahat tayo nasa Facebook lang. Lamang tayong gagawin sa bahay. Hindi man natin kaya makapagkwentuhan sa asawa natin ng 24 hours. Na 10 minutes nga lang yung asawa mo, nagsisigaw ng ganyan, ayaw mo na. Tama na, okay na. 24 hours mo pa kausap. So, tayo nasa Facebook, di ba? Bila nakikita ko mga posts ng kung ano-anong sinong pastor all over the Philippines, pastors whom I don't know, nagpo-post na wala nang makain sa pamilya. Yung isa nag-post kamote na lang, 7 anak niya. Somewhere in Cotabato area. May nagpo-post na, alam niyo naman po ang mga pastor, ano? Ang mga ibang pastor po kasi, nakasalalay po ang allowance nila sa offering ng church. Ibig sabihin, pag walang church, walang offering, walang pera ang pastor, walang makakain. Ang dami nagsara, nakita ko ang daming churches ang hindi na nakarecover. Maraming pastor umalis na sa pagpapastor, nag-iba na lang ng calling nila. Kung yan man ang tawag ni Lord sa kanila, pero kung tinatawag magpastor, dapat manatili kahit mahirap. So, nangyari ngayon, ako, blessed sapagkat unang-una, hindi naman nabawasan yung allowance namin dito. Yung mga tumutulong sa Amerika sa amin, hindi naman nila tinanggal. So sabi ko, anong gagawin ko ngayon to help these pastors? So 2 years ago, I started the Bless the Pastors program, yung BPP. Wherein I challenge my friends at kahit local and abroad na yung mga pastor, tulungan natin, wag lang silang huminto sa pangangaral. So ang dami nagpapadalang pera. Pag may nagpapadalang pera, noong time na yon, nakapila ako sa Palawan Express tsaka Cebuana. May dala akong pera, ganun. Magpapadala ako ng pera sa mga pastor na hindi ko kilala. And according to the record, in 1 year time, we were able to help 250 pastors financially, pambili man lang ng kalahating sakong bigas. Ayun ba sa inyo, alam yung ginagawa ko nyon, yung Bless the Pastors program? Just to encourage, bakit? Kasi talagang nakakapanghina ang sitwasyon natin ngayon. Sinong dihihina pag nakikita mo yung gasolina nagtataasan? Bisa nga ayoko nang tumaan sa gas station eh. Kaya lang iinto yung kotse ko. No choice ako, dadaan ako, papikit na lang. 100 pesos nga. Sir, pupunta ba kayong kanto lang? 100 lang eh. Sir, 1 liter lang po yan. Ganun ba? Tapos may problema pa sa pamilya, may problema sa church, may problema sa trabaho, ang hirap ng buhay. Sinong hindi manghihina sa atin? Mataas nga ang rate ng depression ng pandemic eh. Tumaas ang rate ng suicide all over the world. Pero according to statistics, at it was pinakita ni Pastor Jameson when he spoke about yung rating na yon. Sa kabila ng pandemic, tumaas din ang mga tao naghahanap sa Diyos. Dahil nakita nila, ano na gagawin natin? Namamangamatay na lahat ng mga tao. Pabaksin tayo, pabaksin. Ayaw ko magpabaksin. Bakit? Kasi in 2 years, magiging zombie ka. Hindi mo ba naisip yun kung lahat kami rito nagpabaksin in 2 years, nagpagiging zombie kami? Eh di ikaw, hindi ka naging zombie. Eh kakainin ka namin, di zombie ka na rin.
Walang takas, lahat tayo zombie. Pero gusto kong sabihin sa inyo, sa gitna ng lahat ng hirap, pagsubok, problema, kawalan, the grace of God will strengthen you. Biyaya lang talaga ni Lord eh. Sabi ni Apostle Pablo, 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. Si Apostle Paul was praying to the Lord 3 times, Lord, please take away this thorn in the flesh. Itong hirap na ito, Lord. Tanggalin mo nga ito, Lord. 3 times I prayed, sabi niya, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it may depart from me, yung hirap. But you know what the Lord said? The Lord said, my grace is sufficient for you. Sapat na yung biyaya ko. For my strength is made perfect in weakness. Amen. In times that you are facing hardship and problems in life, Jesus is saying, my grace is sufficient. I-acknowledge mo yung biyaya ko kasi hindi ka magtatagumpay, hindi ka magpapatuloy pag wala yung grace ko. You need my grace. I did not only save you, I will strengthen you to go and finish the race. Sa Tagalog, ang sabi niya, 3 beses kong idinanalangin sa Panginoon na alisin to. Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sabagat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Baka pag tinanggal ni Lord yun, magmalaki na si Pablo. It's because of me. Diba? May mga word nga si Apostle Paul na, I labored more abundantly than they all. Kaya lang sinundutan niya, but it is not I, but the grace of God. Kaya sabi ni Lord, hinihiling mong tanggalin, hindi ko tatanggalin. Minsan may mga problema tayong hininad, Lord, pwede ba? Tanggalin mo to. Sabi ni Lord, sorry, hindi ko yan tatanggalin. Bakit? Dahil gusto ko magtiwala ka sa biyaya ko. Dahil pag tinanggal ko yung problema mo, baka magtiwala ka na sa sarili mo. Kaya sabi ni Pablo, now, I will boast on my infirmities and I take pleasure in my problem. Bakit? Dahil sa biyaya ni Lord. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay tayo, minsan kasi ang panalangin natin, Lord, take away this problem. Take away this problem. Minsan masyadong selfish ang prayer. Ano mo, maganda yung prayer mo? Lord, huwag mong tanggalin yung problema ha, pero bigyan mo ako ng biyaya, mapagtagumpayan to. It's a different story. Biyo kaya ni Bawa. When Moses led the Israelites, millions of Israelites out of Egypt, hinahabol sila ng mga Egyptian soldier, ano? Lakad sila. Dumating sila sa point na may Red Sea. Yung pulang dagat. Sabi ni Moses, problema to ah. Sabi ni mga kasama niya, ang gagawin natin? Hindi tayo pwede umikot. Tapos andyan yung kalaban, andito yung problema. Anong gagawin natin? Tanong ko, tinanggal ba ni Lord yung Red Sea? Hindi niya tinanggal ang Red Sea. Yun ang problema nila, Red Sea. Pero hindi tinanggal ni Lord yung problema nila. Pero ang ginawa ni Lord, binigyan sila ng daan sa gitna ng problema. God did not remove the Red Sea, but the Lord parted it in order for the Israelites to go through it. Minsan yung mga problema, hindi tatanggalin ni Lord sa iyon. At huwag mong hilingin tanggalin. Ang hilingin mo, Lord, I need more grace so I can go through these problems. Di ba sinabi naman ng Bible yon sa aklat ng Corinthians? God will make a way where there seems to be no way. Pag dumating na yung time sa mga pagsubok na abuhos mo ng lahat and you're about to give up, ang sabi ng aklat ng Corinthians chapter 10, if I'm not mistaken, but God will make a way for you. Salamat may problema. Dahil sa gitna ng problema, nalalaman natin, sapat ang biyaya ni Lord sa atin. Kayo, tingnan nyo sarili nyo ngayon. Ang dami nyo pinagdaanan sa buhay, di ba? At hanggang ngayon may pinagdadaanan kayo sa buhay, di ba? Pero hanggang ngayon, nandito kayo. Buhay, sumasamba. Kumakain pa naman yata kayo kahit 2 beses sa isang araw, tama?
ikaw sir, hindi naman siguro tatlong beses na kain mo, di ba? Baka apat lima pa nga eh. Ako rin eh, oh. Pastor June, anim na kain sa isang araw yan. May baong pa yan dito, tsaka dito para kinabukasan. Magaling mag-stack yan eh. Okay, hindi mo ba nakita ngayon? Hanggang ngayon buhay ka, hanggang ngayon nandito ka, hanggang ngayon nakapagtrabaho ka. Ang hirap ng buhay, yes! Pero salamat because the grace of God strengthens us. Maliba na lang, baliwalain mo ang grace ni Lord. Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Ay nako, honestly, hindi natin kaya. It's all by the grace of God. Number three and last, not only the grace of God saves, the grace of God supervise. Pag sinabing supervise, it means it gives instructions at nagbibigay sa atin ng mga bagay na hindi lang ikalalakas, kundi biyaya na mapagtagumpayan ang mga temptation ng kamunduhan. Tignan niyo po sinabi ng Bible. Sa aklat ng Titus, paki-open nga po yan. Titus chapter 2 verse 11 to 12. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. So yung biyaya ng Diyos na ihayag para magbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Pero may karugtong. And the grace of God, and we are instructed. That is supervision. Anong ginagawa ng grace? It gives instruction. Ano yon? We are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Alam na ho na mga unang tao na ang mundo sasama ng sasama. Paglabas mo pa lang dyan, andyan na ang tukso, andyan na ang mga layaw ng laban, lahat ng ino-offer ng kamunduan, paglabas mo na lang, nandyan na. Kaya gusto ko sabihin sa'yo, yung biyaya ng Diyos, it will give you instruction to overcome. Huwag nating subukan ang mundo by our own selves. Hindi natin kaya eh. Yung mga tao na pagkatapos ng church, kala mo, lakas. Galing ako ng church ngayon, paglabas ko. Sige, asan yung mga kamunduan? Subukan niyo ako. Asan yung mga bisyo dyan? Lapit mo sa akin. Lahat ng mga sexing babae, punta rito sa akin. Subukan niyo ako. Hindi ho nagbibiro ang demonyo. Pagka sinubukan mo siya, gagawa siyang paraan sirain ka. Di mo pwedeng sabihin yon, Rad, paglabas mo mamaya. Subukan niyo ako, hindi ako babagsak sa babae. Chicks, come on, chicks. Hindi lang isa papadala ng demonyo, lima. May umiihip sa ito. May umahalik dito. Ang ipapanalangin mo na lang, Panginoon, takpan mo ang iyong mga mata. Hindi ko na kaya to, Lord. Huwag natin subukan. Hindi natin kaya, kapatid. Hindi ka Superman, hindi ako Superman. Pero yung biyaya ng Diyos makapangyarihan, amen? Na yung tukso, temptation, kaya natin, ah! Not because of me, but because of God's grace. Yung bang lahat ng barkada mo, magiinuman na, pero ikaw, no. Unti lang. Pagbigyan ko na kayo, ha? Hindi ko nalasahan, konti na lang. Pero makakaganong ka no, sa mga layaw ng mundo. Bakit? Because the grace of God gives us instruction to turn away. It's all by the grace of God. Lahat ng bagay biyaya na Diyos. Sa umpisa, sa gitna, hanggang matapos, it's all by the grace of God. Kaya yung mga pastor nakakatayo, by the grace of God. Kaya ka nakapaglilingkod, by the grace of God. Kaya nakakaawit yung praise team natin, nililid tayo, by the grace of God. Kaya ka nakapagbibigay, hindi dahil mayaman ka, it's by the grace of God. It's grace to grace to grace to grace to glory, lahat biyaya. Sabihin nyo nga, biyaya! Sabihin nyo, pag may biyaya, may piyaya! Alam nyo yung piyaya?
Meron akong video ng ipapalabas, pero bago yon, basahin natin ito, mga patid. Conclusion natin. Everything that we do outside of God's grace is worthless. Everything good that comes in us and through us is only by the grace of God. Grace saves us, justifies us, sanctifies us, and empowers us for His service. Grace-filled living is exercising the gifts that grace provides and spreads the gospel of grace to the hurting and dying world. Ano po sinasabi rito? Ibig lang sabihin, mga batid, para hindi tayo maging mayabang, look at the grace of God. Pag may accomplishment ka sa buhay mo, look at the grace of God. Pag inagawa kang maganda, look at the grace of God. Pag down na down ka, look at the grace of God. Why? Because the grace of God saves, it strengthens, and it supervises our lives.